know, me just coming to the league, I won't say anybody's better than me. You know, just me being confident. I know who LeBron James is. Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So, hindi nga naging maganda ang simula ng season ng Warriors at ng Brooklyn Nets. At natural nga sa mga fans na kapag napapadalas ang talo ng isang team, maghahanap sila ng pwedeng sisihin. At sa Warriors nga ay si Klay Thompson na napupuntirya ng mga fans dahil sa kanyang maalat na shooting at pilit na mga tira. Sinasabi nga ng ilan na swapang umano ito at hindi naglalaro ng team basketball. Habang sa Nets naman ay si Ben Simmons ang nasisisi dahil sa kanyang kakulangan ng aggressiveness. Kung ang problema nga ng Warriors fans noon kay Klay ay ang panaytira lang ito, ang fans naman ng Nets ay nakukulangan ng tira kay Ben Simmons. Ganun pa man ngayon nga ay bumabawi na ang dalawang player na ito. Si Ben Simmons ay may average na 15.5 points, 6.8 rebounds, and 5.8 assists per game on 82% shooting sa field sa kanyang last 6 games. Habang si Klay Thompson naman ay 19.8 points in the last 5 games din, including nga dyan ang 27 3-pointers. Kaya naman ang tanong ni Ja Morant ngayon ay asan na nga ba ang mga haters ngayon at media? Tahimik na nga daw ito ngayon na maganda na ang pinapakita ng dalawang player na ito. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay LeBron James at sa Los Angeles Lakers. As of now ay nasa magandang rhythm nga sila na ipanalo nila ang 5 sa kanilang last 6 games. Pagamat 3 nga dito ay laban sa San Antonio Spurs, a win is a win at magbuboost nga ito ng confidence para sa isang team. At ang next game nga nila ay laban sa Indiana Pacers na solid din ang pinapakita. 11 wins and 7 losses nga ang kanilang record. At ang isa sa mga naunguna sa kanilang team ay ang rookie na si Benedict Mathurin. Kung maaalala nyo nga ay siya ang rookie na sinabihan sa LeBron James na kailangan niya patunayan ang kanyang sarili na siya talaga ang best player in the world laban sa kanya dahil hindi nga daw siya naniniwala dito hanggat hindi niya ito nakikita. Isang statement na gumulat sa madami given the fact na respetado nga si LeBron sa NBA. Kahit ang mga tulad ni Stephen Curry, Giannis, KD o kung sino pa man ang mga superstar ay hindi nagsasalita ng ganito sa 4-time champion. Habang ang rookie naman na ito na wala pang napapatunayan at hindi pa naglalaro ng kahit isang game sa NBA nang bitawan niya ang statement na ito, kumpiyansang hinamon ang kinikilalang king na patunayan ang kanyang sarili. Well mga kaibigan, ito na nga ang pagkakataon. Dalawa lang nga ang pwedeng mangyari dito. Una ay pwedeng pakainin sa kanya na LeBron ang lahat ng kanyang sinabi at tuturuan lang ito ng leksyon ng 4-time MVP. O kaya naman ipapakita ni Ben Mathurin ang kanyang makakaya at ipapakita niya sa milyon-milyon na mag-aabang ng game na ito na hindi lang siya panay salita. Pagkus may bubuga din talaga siya. Magiging kabang-abang nga ang laro na ito lalo na't nanggaling pa lamang si LeBron sa isang vintage performance sa 39 points, 11 rebounds with 7 3-pointers. Habang si Benedict Mathurin naman ay nagtala din ng kanyang 20 points kontra sa Brooklyn Nets sa kanilang last game. And to be honest ay solid din naman ang kanyang pinapakita. 19.4 points and 4 rebounds per game on 44% shooting sa field. So solid nga ang kanyang mga stats. Siya din ang naunguna sa rookie ladder ngayon matapos na magtamo ng injury ni Paolo Banchero. At kasama si Tyrese Haliburton, ang Pacers ay pang-apat sa buong Eastern Conference ngayon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?